Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na siya with evidence na ako po uminit ang ulo ni Senator Bato de la Rosa. Eh, sino bang hindi iinit ang ulo na pati anak ni Senator Bato de la Rosa ay dinamay pa ni Congressman Dan Fernandez at Quadcom hearing? Walang sinanto ang Quadcom hearing na isama pa ang anak ni Senator Bato de la Rosa. Nako! Si Senator Bato de la Rosa pa ba? Hindi mag-suko-suko, maglagot-lagot, magalit-galit. Eh, wala namang kinalaman ang kanyang anak sa Quadcom hearing. Tapos, ni-mention talaga ni Congressman Dan Fernandez. Ano kayang gustong patunayan ni Congressman Dan Fernandez? Meron kaya siyang gustong i-prove sa mga nanonood, sa mga tao, na posibleng gawit nga ba ang anak ni Bato? Nako, mga kababig. O di kaya inabuso ni Bato ang kanyang kapangyarihan para at ginamit ito para sa kanyang pamilya? Na para maprotektahan ang kanyang pamilya? Nako, kababig ha. Ito kasi ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Nag-post siya sa kanyang, I think this is his personal page, I think so. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, Kong Fernandez, wag mong idamay ang anak ko. If your son needs a babysitter, mine doesn't need one. Kung ang anak mo, Kong Fernandez, ay nangangailangan ng yaya o tagabantay, pero yung anak ko hindi. For your information, my son entered PNPA against our will. He is a scout ranger, airborne, and now a special forces student. Please do not demean his professionalism. Ala, bakit kaya no na nag-post si Senator Bato de la Rosa ng ganitong ano talaga quoting the Congressman Fernandez? Tapos wag mo namang pahiyain ang kanyang pagiging professional at wag mong idamay ang anak ko. Parang ramdam ko ba kung galit kayo sa akin kung pinupuntiryan nyo sa Quadcom hearing nyo para sirain yung pangalan ko, ako na lang, wag na lang yung idamay ang anak ko. Kasi yung anak ko professional, scout ranger, airborne, and now special forces student. And take note, this trabaho ng anak niya ay serving the country. Tapos, ano bang ginawa ni Dan Fernandez? Nako, kabibig, ito ha, may nakita akong video, kabibig, at i-share ko, may punto ba yung pagkagalit ni Senator Bato de la Rosa? Meron ba talagang rason kung kailangan ba talagang magalit ni Senator Bato de la Rosa or palagpasin na lang niya ito kasi baka part lang ito sa Quadcom hearing. Pero depende na sa inyo, kabibig, kung ano ang inyong reaction tungkol sa videong ito. After natin pakinggan, magbigay tayo ng reaction ha. Parang naaawa din ako si Bato de la Rosa pa. No, ito oh. Ito kabibig ha, palakihan natin. Ito siya. Ito yun. I think dito nag-react si Senator Bato de la Rosa na huwag niyong idamay ang anak ko. Kinig kayo. Ito. For 2016 to 2018, sir, is my chief PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Wala po, sir. Wala po kaming personal. Hindi po ako na-assign ang Davao. Sa anak niya? Na-assign ka? During my tenure. Yes or no? Yes, sir. Sa PNPA, sir. That is your relationship. Na-assign ka sa anak. I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, sir. Prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign. Saka pa lang po pumasok yung sa anak niya? Opo, sir. Opo. How many years ka na-assign sa anak niya? I was assigned PNPA, sir, for 2 years po, sir. Okay. Opo. Sige, thank you so much. Kay, ano, kay... Ito, again, ha? Ito pala ito. Yun. For 2016 to 2018, sir, is my chief PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Wala po, sir. Wala po kaming personal relationship. Hindi po ako na-assign ang Davao. Sa anak niya? Na-assign ka?
During my tenure yes, as, no? Yes, sir. Sa, yes. Sa PNPA, sir. That you... is your relationship. Na-assign ka sa anak. I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, no sir. Relationship ba yun or obligasyon? Kasi iba yung relationship. If we're talking about relationship, may connection. Diba? If we're talking about relationship, pwedeng magnobyo, magnobya, kapatid, kaibigan, or kung security guard ka lang or tagabantay ka lang, it's a job. It's not relationship. So how do you define relationship? Diba kung tagabantay ka lang, meron bang maging relationship? I think wala naman eh. Ang alam na ng, for example, ang alam naman ng batang iyon, tagabantay ka lang, tagabantay ka, at the same time, kung aalis siya, or uuwi siya, o papuntang school, yun lang talaga, walang relasyon. Grabe naman magtanong ni Dan Fernandez, hindi marunong, parang for me, it's double meaning. Parang, kung ako si Senator Bato, talagang mawiwindang ako. Ano bang gusto mong palabasin, Dan Fernandez? Bakit mo dinamay ang anak ko dito? Leave my son alone. Because my son is working, studying so hard. At bakit mo gustong i-brought up ang relationship? Kasi pangit pakinggan yung word relationship. Diba? So kayo, Kong Dan, ano relationship nyo kay Cassie? Sabi ng isang netizen. Sabi talaga ibang mga netizen, no? So let's continue, ha? Prior to my assignment, dear sir, doon na po ako na-assign, saka pa lang po pumasok yung sa anak niya. Opo, sir. Opo. How many years ka na-assign sa anak niya? I was assigned PNPA, sir, for 2 years po, sir. Okay. Opo. So, there, ito pala yung parang nagalit si Senator Bato de la Rosa. Kaya pala sumabog si Senator Bato de la Rosa sa galit. Kasi huwag niyong inadamay ang anak ko. Nananahimik ang anak ko. Ito rin ang sabi niyo. Ito pa, oh, mga andayan. Politicians who didn't even experience a single day in PMA, PNPA, or any training center have no business demeaning our profession of arms. You know nothing about our struggles. We demand respect from you who run the government without even a drug test. Halak! Halak! Grabe, oh, you know nothing about our struggles. So it means si Kong Fernandez talaga ang pinariringan ni Pato de la Rosa. Oy, baka sabihin niyo, gawa-gawa ko lang to, ha? O ito yung ano, oh, ito yung i-share ko sa lang sa inyo para talagang ano, may ebidensya tayo na galing ito kay Senator Bato de la Rosa. Ito, oh. Yung mga politician who didn't even experience a single day in PMA, NPA, or any training center have no business demeaning our profession of arms. You know nothing about our struggles. We demand respect from you who run the government without even a drug test. Agoy! Hinahanapan na kayo ng drug test ni Senator Bato de la Rosa. Oy, Kong Fernandez, paano yan? Oo, iba talaga. Ang isang ama, pag ang anak na ay ang idadamay. Nako po, parang iba ang timpla ni Senator Bato de la Rosa ngayon. Parang, sige, ganun pala ang gusto nyo, ha. Ang tawag ito, damay-damayan. Sige, magdadamayan tayo. Nako po, baka may mga pasabog itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi, ang estilo ni Dan Fernandez sa pagtatanong, iba, eh, what's your relationship? Nako po. Yung mga PNPA, yung mga sundalo, maraming mga ano yan, mga pwedeng tawagan, na oh, pakicheck mo nga ito, ano bang mga tinatagong lihim sa buhay ng taong ito, sino bang mga katsurba ek-ek nito, nako, Dan Fernandez, kasi, si Bato pa, oh, si Senator Bato de la Rosa pa, na talagang, sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, dapat patas lang ang laban. Ngayon, parang dinamay pa yung anak sa quadcom hearing. Paano yan? Natural, masasaktan talaga ang isang ama. Oy, ikaw ba? Bilang isang ama, tapos maririnig mo
yung anak mo na damay sa questioning sa QuadCom, is that related sa QuadCom hearing? Diba? O ako, ama, related ba yan sa QuadCom hearing? Natural. Magre-react ka talaga. Tapos, the act of questioning is, wow, parang, kung ikaw ang kung ikaw na hindi mo kilala si Sen. Roberto de la Rosa at hindi mo kilala ang kanyang anak at ang kanyang pamilya, talagang mapaisip ka, relasyon. Meron bang something fishy going on with the security guard or the guard and the anak of Bato de la Rosa? Ganun talaga ang pag-iisip-isip mo. Alam mo naman ang tao, masyadong marites, masyadong mga wild ang imagination, malawak ang pag-iisip-isip. Kaya, Sen. Roberto de la Rosa calling out Congressman Dan Fernandez na huwag mong idamay ang anak ko. Ang anak ko entered PNA, PNPA against our will, ha? He is a scout ranger, airborne, and now special forces student. Please do not demean his professionalism. Tama. Tama talaga. And, sabi pa ni Bato, we demand respect from you who run the government without even a drug test. Naka, ang drug test ba? Parang napauso na ngayon. Diba? Napauso ang drug test. Naku, kinakabahan ang mga politiko nito. Naku, pinauso ni VP Sara. Pinauso ni Pulong Duterte. Oh, si Pulong at saka si Migs nanguna na sa drug testing. Ay, yung mga kongresista, kailan tayo susunod? Naku, maghanap tayo ng issue para matabunan itong drug test na ito. Kailangan i-push more sa Duterte para ang mga tao makafocus sa Duterte at makalimutan yung drug test. Naku, hindi makakalimut ang mga tao sa drug test talaga. Oo. Parang naging one of the requirements na yan ng mga botante ay sinong politikong walang drug test? Ay, ito, hindi ko kuboto to. Ay, ito, negatibo, oh. So it means hindi siya gumagamit ng ano, ng pulvoron. So, malinaw ang pag-iisip, hindi bangang, hindi lutang. At bawal sa kanya ang sasabihin na, wala tayong magagawa. Diba? I agree, sabi ni Izan. I am an active stakeholder of the PNP and I can see the struggles of our police officers every single day, especially the men and women on the ground. And a special appreciation can really boost their morale. There may be bad apples, but let's not forget that anywhere we go, even in politics, there are bad apples, rotten ones. Can we just all be kind and compassionate? Yeah. Through such disrespect coming from a mere actor who luckily won seats in Congress due to his popularity. Agay ang sakit naman yan. Nanalo ka sa Kongreso dahil lang popular ka lang. Try kaya ng taong ito mag-participate ng training, either PMA or PNPA, for a day kung kakayanin niya. The nerve. Qualification for congressman, a lawyer at least law graduate. Little knowledge or no knowledge at all the laws is dangerous. Diba? Yan. Nako, wake up, men in uniform. Stand your ground. Don't let anyone disrespect you. Mataas po ang respeto namin sa inyo. You are our last hope. Hindi po basta-basta ang dinadaan ng mga PMA graduates at PNPA. Tapos congressman lang kung anong naisip at salita. Kaya nga, parang ano tawag dito ba? Parang naging madumi ang pag-iisip ng mga tao sa the word relationship. I don't know kung aware ba si Kong Fernandez sa word na ginamit niya. Pero kung ako yung ama, talagang wow, grabe ha. Completely agree. Sabi, it's so frustrating when politicians who have no first-hand experience in military or related fields attempt to belittle those who serve. Just because someone gained fame as an actor doesn't mean they are equipped to understand or respect the struggles and sacrifices of those who are in uniform. Getting position through popularity rather than merit or relevant experience only undermines the profession of arms. Respect is earned through understanding and experience, not by simply winning a public office. Oh, Congressman Dan Fernandez, ikaw itong sinasabi ko sa comment ko. Sabi ni Nicole. Nako, para yatang galit na ang mga supporters si Sen. Roberto de la Rosa at ramdam din nila bilang isang magulang, bilang isang ama or ina. Natural. Magre-react ka talaga. Sino bang
walang pusong hindi magre-react na idadamay yung anak mo sa quad pong hearing. Tapos kung ano-ano pang words na ginagamit, nako po. Ito pa, oh. If this the kind of Congress we have, it's better to dissolve it by true people's action. Sir, Sen, I think it's high time for Congress to create rules for the members of the House in conducting hearing. Kahit anong pang mga rules dyan, yung mga iba dyan ay talagang lalabag. Kung, kaya nga, kung magsisinungaling ka, agad-agad contempt, or feeling lang magsisinungaling ka, contempt ka agad, di ba? Oh, so, kabibig, ano ang inyong personal attack daw ang ginawa ni Congressman Fernandez? Sana, no, nabasa ni Cong Fernandez yung post sa Senator Bato de la Rosa, at I don't know kung hihingi siya ng ang tawag dito, ng paumanhin, or baka na-misquote lang yung kanyang pagtanong or na misunderstood lang yung kabenta nun. Pero sana next time, be careful on the usage of the words. Kasi relationship talaga. Grabe. As in, ano ba? Grabe, PNP eh yung anak ko. Nasa ano siya? Diba? Scout Ranger pa. Armed Forces student pa. Tapos eh, yan klaseng tanong ang ibabato mo. Ay, nako. So, yan na nga mga kabibigan nating ladies lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento dito sa pag-init ni sa ulo ni Senator Bato de la Rosa kay Cong Fernandez na dinamay pa ang anak ni Bato sa Quadcom hearing? Nako, kung ako. Kailangan ko siyang kausapin. Pero I don't know kung kaya ba ni Bato de la Rosa kausapin itong si ano Cong Dan Fernandez. Dan Fernandez. Manalala ko, pag Dan Fernandez talaga, may isang sexy actress ang palaging kinukonek sa pangalan niya. Pero I will not mention the name because I know alam yun na. Diba? Oh, see, yun na kabi. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.